Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Naisip ni Tanggol na kailangan niyang dumikit kay Pablo para sa kanyang plano. Sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na ngayong meron pala siyang ibubuga sa larangan ng bilyar ay ito nga ang kanyang gagamitin upang lalong yumaman. Lalo pat meron na siyang hawak na malaking halaga ng pera at gagamitin niya upang pumusta sa mga makakalaban niyang mayayaman. Samantala, hindi pa nga din makapaniwala si Pablo na ang isang kagaya lang ni Tanggol ang makakatalo sa kanya sa bilyar. Ngunit ganun paman, hindi naman siya nangihinayang sa malaking halaga ng pera na naipusta sa laban nila ni Tanggol, sapagkat may plano nga itong si Pablo para kay Tanggol. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Pablo sa kanyang lolo Pacundo ang nangyari sa kanya sa bar. Pinagalitan naman siya ni Don Pacundo at nakatanggap ng sermon ayon kay Pacundo na nagsasayang lang si Pablo ng malaking halaga ng pera para lang sa larong bilyar. Ngunit lumipensa si Pablo na may plano siya para kay Tanggol at gagamitin umano nila si Tanggol para sa kanilang negosyo sa kasino. Dahil nga nakitaang ni Pablo si Tanggol ng galing sa paglalaro ng bilyar. Ayon pa kay Pablo na pwede nilang gamitin si Tanggol upang lumaban ng bilyar at pupusta sila ng malaking halaga, at dito nga naguluhan itong si Senyor Pacundo sa sinabing pangalan ni Pablo. Dahil ayon kay Pablo, nakapareho umano ito ng pangalan ng ipinakilala sa kanilang anak ni Ramon. Dagdag pa ni Pablo na maging siya din umano ay napaisip dahil kapareho ito ng pangalan ng kinaiinisin niya ngang si Montigago. Ngunit hindi umano ito mahalaga dahil ang mahalaga umano ay magamit nila itong si Tanggol. Sinabi naman ni Don Pacundo na kailangan niyang makita ang Tanggol na sinasabi ni Pablo para siya mismo ang kumausap dito at makita niya ang kakayahan at galing ng Tanggol na sinasabi ni Pablo na kailangan niya para sa kanyang bagong negosyo na kanyang bubuksan nga kung saan ipapadala niya ito sa ibang bansa. Naisip naman ni Tanggol na bayaran na itong si Marcelo matapos niyang manalo upang hindi na umano siya kulitin pa nito. Walang kaalam-alam si Marcelo na ang pera palang ipambabayad sa kanya ni Tanggol ay galing pala sa isang kabalyero na siyang si Pablo. Sa kabilang banda, talagang natauhan na nga si Marites dahil sa kanyang mga nasaksihan. Dito niya nauumpisahang hanapin si Natinding at Tanggol upang bumawi sa kanyang mga pagkukulang at sa kanyang pagbubulag-bulagan dati kay Rigor. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya magpapatalo pa kay Rigor at lalaban na siya. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!